Hi guys! Welcome back to my channel! At ang bagong recipe natin for today ay very simple at super easy na no-bake block forest cake na 4 ingredients lang. Meron na tayong block forest cake na masarap at napakaganda. And kung bago ka lang po sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit nyo na rin po ang notification bell para notify po kayo sa susunod kong mga recipe. So let's start! At ang ating 4 na ingredients ay ang mga sumusunod. Chocolate bar, or pwede po kayong gumamit ng fudgee bar. Ever whipped na whipping cream. Bittersweet na chocolate bar, ito po yung ginamit ko. And of course, ang ating cherries. Let's do the layering. So, ang ating ball, binalot lang po natin ng plastic. You can use cling wrap or aluminum foil. So, ang ginamit ko dito is plastic. Then, set aside lang natin. So, babalatan lang po natin yung ating chocolate bar. Ang total na nagamit ko dito is 12 pieces po kasi 3 layers po tayo. Then, kumuha po ako ng syrup dun sa cherries natin at nag-drizzle po ako sa ating chocolate bar para po maging moist po siya. Then, magsa-slice lang po tayo ng cherries. Yung kalahati po dito ay i-rimming po natin para sa ating toppings. And then, yung kalahati isa-slice po natin para sa filling. Then, set aside lang po ito. Then, magka-curl na po tayo ng ating chocolate para dun sa toppings din at saka sa sidings po. Gamit po ang peeler. Magpipil lang po tayo sa ating chocolate bar. Huwag po munang ilagay sa ref ang ating chocolate bar para madali po natin ma-peel po ito. After that, saka natin ilalagay sa fridge yung ating chocolate na curl para po tumigas siya. Then, sa ating bowl, maglagay lang po tayo ng mga 1 cup of whipping cream para sa ating filling. Then, i-whip lang po natin gamit ang ating electric mixer. Mas maganda ang consistency ng ating cream pag electric mixer po ang ating gagamitin. I-whip lang po natin hanggang sa ang consistency niya is mag-soft peak na po. Yan. Ganyan po yung itsura niya. So, tamang-tama po yung consistency niya. Hindi siya overwhip. Then, sa first layer po, sa bottom po ng ating bowl, maglagay po tayo ng cream. Then, mag-first layer po tayo ng chocolate bar. 4 pieces po ang nilagay ko po dito. Kasya po siya sa 4 pieces. So, depende po sa laki ng inyong bowl. Then, maglagay po ng sliced po na cherries. And maglalagay po ulit tayo ng cream para po sa second layer na naman. So, ganun lang po hanggang sa mag 3 layers na po. So, 3 layers lang yung ginawa ko. So, sa bowl na to, pwede siya hanggang 4 layers. So, dahil sakto lang yung aking chocolate bars, humabot lang po siya ng hanggang 3 layers. Pero, okay rin na. Maganda naman yung kinalabasan ng 3 layers. Ayan. So, depende po sa inyo kung gaano karaming cream ang ilalagay nyo. Kung ayaw nyo ng ma-cream na cake, nipisan nyo lang po. So, ako, so sakto lang. Hindi naman ganun kanipis, hindi siya ganun kakapal. So, ito na, ready na po siya. Ilalagay na po natin siya sa fridge para po i-chill po natin siya. Mas maganda overnight. Then, sa another bowl po, mixing bowl, maglagay lang po ng mga 3/4 cups ng cream and i-whip natin po ulit para sa ating icing. Gamit ang electric mixer, i-whip lang po natin hanggang sa umabot po siya sa soft peak. Ayan. So, ito na po ang ating chilled na cake
na-chilled ko po siya ng overnight para mas maganda po ang itsura niya. Mas matigas po. Ayan, ilalagay lang po natin siya sa serving plate. Ayan. Then, dahan-dahan po natin tanggalin yung plastic. So, yan na po ang itsura ng ating chilled na cake. Ayan, di ba maganda? So, saktong-sakto yung pagka-chilled niya. Ayan. Then, mag-start na po tayong mag-icing. Ayan. So, inuuna ko po siya sa gilid. So, hindi naman po ganun kakapal ang paglagay ko ng ating icing o cream. Tamang-tama lang po. Then, sa icing bag, maglagay lang po tayo ng cream para po sa ating icing sa taas. Ayan. Punuin lang po natin ito dito sa side. Ayan. And then, maglalagay na po tayo ng ating chocolate curls. So, galing po ito sa ref. So, matigas po siya, kaya maganda po siya ikapit. Madali po siyang idikit po siya sa gilid. So, ayan. Then, mag-icing lang din tayo di sa bottom. Bottom side po. Ayan. Then, magtatap na po tayo ng cherries sa taas. So, it's up to you kung gaano karami ang cherries na ilalagay nyo. Ayan. Our finished products. Ang ating no-bake block forest cake. Napakaganda po niya. So, hindi mo akalain na ito'y gawang chocolate bar lang. Very easy and very simple, pero napakaganda po ng itsura niya. And masarap din po siya kasi masarap po ang ating whipping cream. So, kayang-kaya niyo pong gawin ito, lalo po at may mga occasion. So, no need na po na mag-bake or umorder sa labas. So, titikman po natin ang ating ginawang no-bake black forest cake. So, ayan. So, slice po natin. Titingnan po natin yung loob niya. Ayan. O, diba? Maganda po ang pagka-ano po ng ating cake kasi hindi po siya nabuwag. Ayan, napakaganda po sa loob. So, kitang-kita po yung layering ng ating chocolate bar. And, titikman po natin. Ayan po ang itsura niya. So, napakaganda po ng itsura niya. So, napakasarap po niya. Sakto lang po. Hindi po siya matamis. Kasi sakto lang po yung tamis ng ating cream. So, ang ating no-bake black forest cake.